Kuya, wala po kami din ng yelo. Ay. Bukas na lang po. Ay. Oops. Hey. Kuya. Yo, what's up mga kabulod? It's me again, I'm Backrest of TV channel po. So, for today's video guys, ito pag-usapan po natin kung ano yung mga dapat gawin kung mapag-isipan po ninyong mag-TNT. If mapag-isipan lamang po ninyo. So, by the way guys, araw na Lunes ngayon, September 2. So, kakapasok po o kakasimula ng September. Medyo pangit po ang simula namin dahil wala kaming overtime. So, nag-out po kami. Alas 5 pa lang, pinag-out na kami ni Amo. So, nagtaka kami, nagulat. But, usually, nagpapa-out siya 6 o'clock eh. May overtime kami ng 2 oras. Yun yung pinakamahaga. Pero ngayon, alas 5 pa lang, nagtaka kami. Sabi niya, sarado niyo na yung bintana, mga pintuan, at tanggalin na yung hangin ng kompresor. Tinatanggal namin yun eh. Yung pala, out na. Siguro, dala na rin ang nagtitipid. Kasi nga, seasonal din kasi yung factory dito. Ano ba yung ibig ko sabihin na seasonal yung factory? Ibig ko sabihin, may mga factory na seasonal sila na, halimbawa, summer, malakas sila. Pag winter naman na season, humihina. Kagaya ng company namin, pag winter season, medyo mahina siya. Unlike sa summer, medyo ang lakas namin. Minsan kami na yung umaayaw sa overtime talaga. Kaya ganyan po dito. Hindi naman yung buong taon eh, puro hataw yun. So yung mga iba nating kababayan kasi medyo bagong dating sa company, ilang buwan may mga nagre-reklamo na walang overtime, ganyan. Kasi nga baka hindi pa nila naabutan yung season na malakas sila. Na-tiyempo sila nung pagdating nila, ang naabutan nila, matumal yung company nila. Kaya minsan matumal yung overtime, minsan wala. Minsan isang oras o dalawang beses, minsan isang beses lang sa isang linggo kung magpa-overtime, wala pa silang pasok ng Sabado at Linggo. So well anyway guys, naibahagi ko lang. So malapit na yung mga aspirant na nangangarap na makapagtrabaho po rito, September 1 na. So I hope na maging ito na yung magiging daan, tulay, at magiging tuloy-tuloy na yon dahil inaabangan na lang ninyo sigurado yung mga mapapasama sa final list. Pero malakas ang kutob ko naman eh, maraming nakakuha sa exam. Maliban na lang dun sa skill test po ninyo at saka yung Q&A, yung interview po ninyo. Kasi yung skill test, di ba, yung mga rings at saka yung mga nut, bolt nut na linalagay po ninyo. Marami siguro karamihan sa inyo halos eh nakakuha yun. So maging positibo na lang po tayo na maging maganda ang kinalabasan ng mga bagay-bagay na ginagawa po ninyo o yung mga pinagdaanan po ninyo upang makarating ng tuluyan dito sa South Korea. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa guys dahil ang ganda ng 2024. I hope this coming 2025 unti-unti na matutupad yung mga pangarap po ninyo. Samahan nyo lang ng dasal at huwag kayong sumuko, huwag kayong mawalan ng gana. So eto na yung matagal ninyong hinihintay. Ngayon pa lang gusto ko na po kayong i-congratulate in advance. Alam ko makakausad kayo at mapapasama kayo ng tuluyan sa roster. So congratulations po sa inyo lahat at deserve nyo po yan kung ano man yung maabot nyo o marating ninyo sa journey nyo dito sa papunta dito sa South Korea. So ang pangalam ko hindi na mabilang ang samot sa aring pagsubok, hirap, financial problem, tawag dito struggle na naabutan po o naranasan po ninyo sa pag-apply pa lang dito sa South Korea, which is normal lang po yan. Wala pong EPS factory worker na nakarating dito na hindi pinagdaanan yung mga bagay na yan. So well anyway guys, alam nyo naman nabubulo na naman na marami o alos may mga iba kakilala o kaibigan kayo na nag-TNT rito, hindi lang sa manufacturing industry, lalo sa mga seasonal farmer na mga tumatakbo. Kasi ginagrab nila yung opportunity, nandito na sila. Yun nga lang, syempre yung magiging consequence nun, madadama yung maapektuhan yung mga walang kasalanan na naka-lineup na papunta na sana rito. Pagdating sa larangan ng seasonal farmer, yan po yung madalas natin naririnig. Ngayon, kung isa ka namang EPS, nasa manufacturing industry ka, factory worker ka dito, in short, nais mo mag-TNT. Kung nais mo lamang po mag-TNT, ito po yung ibabahagi ko po sa inyo. Alam ko po kasi may mga kababayan talaga tayo na hirap sa trabaho. Demonyo yung amo, delay yung sahod, hindi kaya talaga yung trabaho o allergy, kung ano man yung
trabaho na meron kayo, yung chemical, yung iba naman sa pintura, kada nalalanghap nila yung pintura, parang naninikip yung dibdib nila, mahirap silang huminga, nagkakaroon sila ng hard breath, yung nahihirapan silang huminga, at saka yung allergy na tinatawag. So dyan pumapasok yung magpapa-release ka, o kaya naman magpapalam kang umuwi, o kaya naman kusa kang tatakas, mananakbo ka, magraranaway ka, at tatuluyan na mag-TNT. Kung sakali man na mag-decide kayo, kung sakali man po dumating kayo sa punto, sa point ng buhay nyo na kailangan nyo mamili, kailangan nyo gumawa ng desisyon, eto lang po yung mga tip na maibibigay ko sa inyo upang hindi nyo po maaranasan yung magiging komplikado po yung sitwasyon nyo sa oras ng gusto nyo nang umuwi kung nag-TNT man kayo, sa mga benefits na makukuha ninyo. So ganito po sana yung gagawin nyo, sana makatulong, at nasa sa inyo yun kung papakinggan nyo o hindi, pero sa akin lang po based po sa experience ko, at nakita ko to sa mga samot-saring mga kung saan ako nag-arobite dati, ganyan at ganyan din yung ginawa nila. Sabi nila, kapag daw nagde-decision ka na mag-TNT, huwag ka daw tatakas. Alimbawa yung hindi ka magpapalam kung saan ka na lang aalis, na may kukunin ka pa palang sahod sa company mo. Kasi sayang naman yun, mapupunta lang sa company mo yun, magiging charity na lang yun kung may sahod ka pa na hinahabol. Ang gawin mo raw, kung mas maganda, kung may plano ka mag-TNT, number one, mas maganda kung alimbawa yung kontrata mo 3 years, tapusin mo yung 3 years and then pagkatapos nun, dun ka mag-TNT. Ang gagawin mo daw para maklaim mo yung benefits mo, hindi yung pagkatapos ng 3 years mo, tatakbo ka na, hindi ka na magpapaalam, hindi po. Ang gawin mo, kung talagang hindi ka na magre-renew, sasabihin mo sa amo mo, uuwi ka na. So by tawag dito, meron ka pang 2 months or 1 month before ma-expire yung visa mo, ipaprocess na nila yung kukminyong mo, yung mga tejikom mo, yung mga makukuha pa na benefits, para ma-process po nila. Ipaprocess yan ng office mo sa Kukmin Center para makakuha mo may claim mo sa airport. Ngayon, kapag na-process nila yon, bumili ka ng ticket mo, magkano lang naman, kung one way lang naman . Pumili ka ng pinakamurang ticket para maipakita mo sa office, kasi kailangan din sa Kukmin Center yan, yung plane ticket mo, tsaka yung exit clearance para ma-process nila, kasi kung wala kang ganun, hindi nila mapaprocess yung Kukmin mo. So, ganun ang gawin mo ngayon, lahat ng benefits mo, yung kukunin mo sa office mo, ibibigay nila sa yon. Pero wag mo sasabihin na mag-TNT ka. So ngayon, may ticket ka na, nagpaalam ka na, pupunta ka ngayon ng airport, di ba? Kung ihahatid ka man ng amo mo, hanggang sa ano lang naman sa airport . Pero pagbaba, pagpapasok ka na sa airport, hindi ka na nila karamihan, hindi ka na nila sinasamahan dyan, hanggang sa sasakyan lang sila. Ang gawin mo, dun na yung pagkakataon mo upang tumakas at pumunta kung saan mo gusto magtrabaho. Ang pinakamahalaga dun, na process yung kukumin yung gumo. Kasi may tendency kapag hindi mo pinrocess yun, nahuli ka na, siguro napanood yun naman yung vlog ni Just For Fun TV, si Brother Marlon. Pag nahuli ka daw na marami kang pending na mga benefits, magtatagal ka daw sa kulungan. O di kaya naman, mahihirapan kang makakuha mo yun pag nasa Pilipinas ka, pabalik-balik ka ng Mackenzie Hill, which is napakalayo ng Korean Embassy, kung taga-probinsya ka. Nasa Taguig kasi yun. Ngayon siya, pinaprocess niya yata yung kukumin niya, pumunta siya sa Mackenzie Hill, na ang layo nun. No? So, para lamang po to sa may mga plano mag-TNT. Kumbaga, alam ko may mga kababayan din tayo na napapaisip, nagdadalawang isip na gustong pasukin yan, gawa ng talagang hindi maganda ang naging sitwasyon nila rito. Kaya, pinapayo ko sa inyo to, ganito yung gawin nyo, wag yung basta-basta lang kayong aalis sa company ninyo na hindi nagpapaalam. Kayo po yung mas mahihirapan. Kasi, pag nahuli ka daw, tatanungin ka daw nung officer doon kung mayroon ka pang claim. Kung halimbawa may huling sahod ka pa na kinukuha sa company mo, may mga benefits ka pang TGCOM na hindi niya naibigay, once na tumakas ka, may tendency na pahihirapan ka muna. Hindi na nila kagad ipaprocess yun, at hindi nila ganong aasikasuhin yun, kasi nga hindi ka nagpaalam ng maayos, ipipending nila yun. Pero makukuha mo, yun nga lang, magtatagal ka sa kulungan. Di ba, sino bang gustong magtagal sa kulungan? Napaka-pangit na sitwasyon doon. Lahat na makakasama mo, uuwi na. Ikaw, nandun ka pa rin, hinihintay mo yung mga benefits mo, di ba? Kasi kailangan mo ng pera, dagdag yun na pera mo kung uuwi ka man ng Pilipinas, hindi ba? So, gets nyo yung ibig ko sabihin. So, ang gawin nyo, kung may plano man kayo mag-TNT, halimbawa, 1 year na kayo dito sa company, magpaalam kayo. At nang may process nila yung mga dapat na makuha ninyo. Nang sa ganun, kung pagdating ng araw, mahuli ka man ng
ng immigration dito, TNT ka man, let's sabihin na natin 5 years or 3 years ka, once na sinabi mong na-process nila yung kukminyonggo mo, may tendency na makukuha mo yun sa airport pa lang. Kasi sila yung mag-aayos nun at ibibigay na lang nila sa'yo yun. Iaabot nila kung magkano yun. Ngayon, kung umalis ka na hindi nagpapaalam, may tendency na hindi lahat ibibigay sa'yo, dadayain yung sweldo mo, yung tijikom mo, wala kang magagawa kasi illegal ka at tumakas ka at hindi ka nagpaalam ng maayos. So sana nagigets nyo kung ano po yung ibig ko sabihin. Pero siyempre hanggat maaari, kung kaya nyong mag-taste, magtsaga dyan, magtsaga kayo. Iba pa rin po yung legal kayo dito na namumuhay, nagtatrabaho, walang isipin yung mga mahal nyo sa buhay sa Pilipinas. Hindi sila nag-aalala, nakakatulog sila ng maayos. Kasi mahirap kasi yung isang TNT, hindi ka pwedeng lumaban sa amo, hindi ka pwedeng makipag-away sa kapwa EPS mo kasi may tendency na baka baliktarin ka, isumbong ka sa pulis, mahuli ka, di ba? Napakahirap, kumbaga limitado yung galaw mo. So hindi ko nila lahat, yung iba naman kasi rito, matatagal na ng mga nag-TNT, alos minsan kapatid o kamag-anak nila yung kasama nila sa trabaho, kaya minsan, yun nga, nagtatagal sila rito. Pero mahirap pa rin, pero siyempre at the end of the day, nasa sa inyo yan kung ano yung pasyon nyo kasi mas mahirap naman talaga ang buhay sa Pilipinas. Uuwi tayo pagkatapos ng kontrata natin, let's say 5 years. Kung nagpunta ka rito ng 27 after 5 years, ilang taong ka na? 32. O may mga age limit na applicable sa pag-a-apply sa Pilipinas. O let's say sabihin mo na nag-abroad ka, 30 ka na, 10 years ka na sa South Korea, 40 ka na nung umuwi, ay wala ka na mapapasukan na trabaho. Bukod sa may age limit ang qualification, requirements, and then siyempre yung sahod, di ba? Dito sumasahod ka kahit papano, kahit mahinang mahina, hindi ka bababa ng 80,000 pataas. Sa Pilipinas, magkano isang araw? 300, 450, 500, minsan below minimum pa, di ba? Swerte yan kung above minimum yung sinasahod mo, di ba? O kaya naman construction worker. Ganun lang, kaya mahirap talagang magdesisyon, wala tayong choice. Kaya ako sinasabi ito dahil napaka-importante po nito. Dahil yung iba nating kababayan, akala nila pag nag-TNT ka, ganun kadali. So kailangan bago ka mag-TNT, isettle mo muna lahat ng mga kailangan mo makuha. Dahil pag nasettle mo yun, pag nahuli ka, plane ticket lang yung ipoprovide mo. Lalo na kung TNT ka, dapat lagi mong dala yung passport mo, tsaka may cash ka lagi na hindi bababa sa 300,000 won lagi cash. Para just in case na mahuli ka, ready ka na pambili ng ticket, mas mapapadali yung pag-uwi mo. Kasi yung iba kaya tumatagal sa kulungan dahil marami silang iniihintay na mga hindi nila na-claim na benefits, na sahod, kailangan ma-process po nila kasi yon para makuha nila at madala nila pag-uwi ng Pilipinas. Kaya kapag pinrasas po ninyo, kukminyonggom lang po yung kukunin nyo sa airport. Kasi pag nagpaalam ka ng maayos, alam nila, uuwi ka, ibibigay nila yung digicom mo. Dalawa kalas yun eh, yung sa company mo, tsaka yung digicom na makukuha mo sa kakulangan na hinuhulog ng amo mo sa'yo, makukuha mo yun. Cash yun, di ba? And then pag hinatid ka sa airport, magpanggap ka. Alam naman natin, magaling tayo dyan mga Pilipino, di ba? Kunyari, uwing-uwi ka na talaga. Eh di, pagbaba mo ng airport, pag wala na yung sasakyan ng amo mo, o kaya pag nag-taxi ka naman, hindi ka naman hinatid, eh sabihin mo, pupunta ka, dadang ka sa kaibigan mo, ganito, bahala ka na dun. At least ang importante, nagpaalam ka ng maayos sa amo mo at na-process yung mga benefits na makukuha mo. So, sana gets nyo po yun, guys, ha? So, ganito na lang, guys. Maliligo na siguro ako. Tapos na maligo yung mga kasama ko. By the way, ang dami na namin din kasi. 6 na kami. Medyo nagtitipid na yung amo namin kasi magbibigay siya ng bonus this month. Tsusok. Kaya medyo kinukwenta niya rin yun. Ewan ko ba dito sa amo ko, kung kailan walang trabaho, dun siya kuha ng trabahador. Dati kasi 4 lang kami. Naging 5. Naging 6, ilang taon din yun na 4 lang kami. Yo, tawag dito tatlong Pilipino, isang Nepal lang dati. Ngayon, 5 na kami. 4 na Nepal, 2 Pilipino. So, yan guys, so sana kahit papaano may naibahagi na naman ako sa inyo. Pasensya na sa mga nakakaalam na sa susunod na lang na video. Siguro kayo, hindi para sa inyo po yung mga video nito. At saka pala kung nagugustuhan mo yung video nito, sana huwag mong kalimutan i-like na rin po. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe on my YouTube channel po para marami ako kung ganito. Kung hindi man ikaw, baka may kaibigan ka na makaka-relate at makakatulong at the same time yung mga videos na ibinabahagi ni Kabulol. So yun lang guys, that's it for today. Maraming salamat po sa konting minuto na pagsama at pakikinig sa kwento ko. So dito ko natatapusin. So magkita kita tayo muli sa susunod kang video. So guys, September na. So baka mamaya
pagsapit ng Pasko, kaya naman New Year, andito na kayo. So hanggang sa muli, magkita-kita po tayong muli sa susunod ng gagawing video. Nilugo na ako.